Game number 2 and for Bren Esports, hindi natin mapagkakaila na talaga nga ang kanila nga pinaka-gameplay is more on a funneling para kay Carlsi. And Carlsi, isa sa mga child prodigy natin for this league. At hindi natin matatawaran kung gaano pa talaga kataas ang IQ ng batang to pagdating sa Mobile Legends. Exactly. Pinapakita nila yung mga strategy nila dito. Wala nang hold thoughts. Eto na naman si Chakno trying to delay things up dito. Very aggressive ang execution dito. They have the momentum. Gustong-gusto nila ituloy para sa ating game number 3. Look at that hit going in. They're able to take down ang kanilang buff. Pero tinan mo counter ni si Chakno. And Esports, Benny Cutie will fall. Pulado sila si Arrow will kune. Pero lumiko ang kalmot dito ni Ekomax. Si Carlsi, nakapatay lang din naman dito ng execration natin mga kaibigan. So, 1-1 natin nag-score. Pero good thing here, for execration, nagawa nila ng buff si Ling. At si Ling ang napatay nila. So, wag. At sinabi natin, if you have a Ling on your lineup, the best way to counter it is agawan ng jungle. At as much as possible, i-secure yung mga kills against him. Tama. Gusto ko yung idea na kasi na buff dependent ang isang Ling. So yung mismong buff na kinukuha niya is gawin natin bait na alam natin possible lang pumunta dito si Carlsi or the Ling itself. Pwede nating on to our screens, that is 3-1 for the score, 3 minutes in third game time. For execution, another buff ang pwede na ma-counter dito. At kita natin yan. Kita natin sa mga screens. Very aggressive dito ang execution. Kung masipira nila, Abyssal Arrow dito. Tinamaan si Carlsi. Pero there is the disengage and execution positioning themselves into this violent buff of Bren Esports. Phew! Wala na buhay! Nakaka-jump pala si Phew sa laban natin ngayon. Ganda! Survivor one charge, come for the Grock. Pero nandito na ang kalmot na ating helmet. Tapos nila naman, with a double kill for Coco Chaknu. Wala na buhay, pero si Hit sa may badalikod, makakuha ng kill against Bren Esports. Gusto ko yung pagiging agresibo ng Bren, ng execution. Sumasagot ang Bren Esports. Hindi sila nagpapasindak dito sa ganitong sitwasyon. They're trying to come back. Kinukuha nila yung tempo sa para makabuelo. Hindi pa rin naman nakakuha dito ng Bren Esports yung buff na gusto nila for the Ling. Ay, na-steal pa ba? Nakuha pa nga! Nakuha pa! Ganun kagrabe yung ginagawa, Beshi, na pangontra dito na execution. Claro! Specifically, for the Ling. Ano talaga eh, Beshi? Very evident na Ling talaga yung kinakontra dito na Bren Esports. I mean na nga, execution. And that is a turtle objective for this execution squad. But as we could see here, Chaknu, grabe lang din naman, napakalaling dito for Bren Esports. So kitang-kita natin na sinasakop nila yung teritoryo nung kalaban nila. Kung meron Jordan rule, meron silang Cartesi rule. Na kung kukuha man ng buff dito si Cartesi, kailangan papagsakin. It's either ma-pick off nila dito si Cartesi o nanakawin lang nila yung buff. Ganon yung pinapakita nilang Cartesi rule sa ganitong sitwasyon. Execution doing a great job. Minamata lang nila na minamata kung sino yung dapat puguin. Kung sino dapat ipanish sa side ng Bren Esports. Bam! Oh, another arrow! Hindi naman ang arrow. Sakto eto, Max. Pero sakto na naman ang pag-heart guard doon ang ating Angela, mga kaibigan. Chakno dito. Sa may bandang likod. Pero disengage para sa kanila. And nakita mo sa Chakno, hindi talaga nag-disengage. Kung baga sinako pa rin ngayon, pwede sa Kupen and Uranus. Para na kay Paris Amplan sa may middle lane side. Another objective para sa kanila. Sa may bandang bottom lane. It's gonna be a kill for execution. Hindi pa tapos. Susunod pa ata dito. Lasty, trying to defend the turret. Disengage na muna. Uy, 1-on-1. 1-1 with the Great One, Ribo. May naman tuman defense dito ni Sapno kung sino masasalubong niya. Binabantayan niya dito knowing na alam nila yung positioning dito ng Ling. Kaya medyo kinuha agad nila yung positioning para sa buff. Pangilang buff na to? Pangatlo na to, no? Simula umpisa, no? Parang ano na talaga eh. Pag kinakontra talaga na execution, which is a very good thing kasi alam nila yung capacity ng Ling kapag nag-full bloom talaga for execution, I mean for Bren Esports. Pero kung mapansin natin, Cody is on the side of execution, that is breast full plate para dito sa ating tank confirm execution. So maganda pang counter na gato if ever mag-stack ang damage, physical damage dito ng Bren Esports. And this time around, it's gonna be the red buff. I mean, orange buff na gusto kontrahin dito. And a killing spree for Hate, killing Coco. Sa ating may middle lane side, si Lasty na dito sa may middle lane side natin. Pero anyways, naman na arrow, wild charge for Chaknu. Si Lasty! Kung natin rin! 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 Kung natin rin!
sunod-sunod ang pagpasok dito ng execration, wala nagiging sagot. Ang brand esports, another arrow will be thrown. Disengage siya muna. Hindi, kukuha pa ata sila dito ng turtle or babasagin na. They're going in for the turtle. Every time kasi na magte-take ng clash dito ang execration, I mean ang brand esports, papatayin lang ng ilaw ni Bear, ni Cutie. Yeah. Habang dun papasukin ni Hate, that's unleashing the hate sa limang membro ng brand esports. Oo, speaking of unleashing the hate, yung kinagandahan ng pangalito ng The Dark Knight Force ni Hellcurt dito, binibigyan talaga ng space dito si Hate para ma-target yung mga bulag na players come from Brain Esports kasi it's very difficult for this Ling to actually to go on different places, lalo-lalo na kung ulti si Hellcurt. So, edge na agad for them. Know that they have the Chakto on the Scrock. Sa iba-iba tournaments, nakilala natin si Chakto, guys. And gold lead is on the side of the execution. That is 6.8 gold together with the BOD for this last set onto this match. Abyssal Arrow dito na eto, Max. Pakalat-kat lang to the point na Brain Esports very mindful na sila kung saan sila papuesto. Tama-tama ka dyan, Ate Mo Chantel. Grabe, pinapakita dito ni Benny Cutie and Etomax. Etong dalawang to, yung combination nila, the perfect combo na ano to eh, yung bubog sa talampakan, tinik sa lalamunan. Yung Brand Esports, dalawang strike to eh, di ba? Tatamaan ka na arrow. Pag tinamagos yung protecta, papatayin ka ng ilaw. Ayun o, another arrow. Gagawin sila dito, mag-disengage lang muna yung Brain Esports. Ay, nakita! Kunya, bait lang pala. Power Tower! Chakto will fall! That's an overextend. That's an overextend. Para sa side ng X2. Nasobrahan ng Philip Les dito siya para Chakto. Anyways, another arrow nga from Eto Max. Mga kaibigan, and unstoppable para sa lahat-salot sa ating laban. And kung mapansin natin ngayon sa ating mga pangayon, lamang ang execution in terms of tower objective for Brain Esports. This is very crucial knowing ang pinaka kukuhan nila ng damage dito is the Ling. So most probably hindi na magkakaroon ng purpose dito si Angela kung walang damage si Ling. Tama. Tama ka nga dyan. Medyo tahimik ulit ang ating labanan. 10-5 in favor of execration. Gold lead around 7,232 plus the objectives. Wala pa pala nababasag ang Brain Esports sa 9 minutes. Nagmumukhang bata ang Brain Esports sa pinapakita ng galaw na execration dito. Disengage siya ulit. Alam po dito, Beshi, ang magandang ginagawa na execution para ready anytime. Mm-hmm. Si Chakto. Kasi naka-flex siya eh. Literal naka-flex. Naka-power of nature siya. If ever na may makita siya kalaban dito against Brain Esports at dahil dyan, ang laki ng intimidating factor dito for Chakto. And Lord has been taken here by execration against Brain Esports. Sa pangalan mismo ni Hate, hati! Hinahati-hati lang sila dito ni Hate. Sa ganitong sitwasyon, look at the stats of Hate. 5-0-2. Another buff na steal na naman dito ng execration. Problemadong Brain Esports dito, trying to balance all the minion waves are laning dito. Pinoposition na dito the final somehow push for the execution. Maaari nila makuha ang mid turret sa ganito sitwasyon. Oh, at saka actually, best isa problema pala dito for Brain Esports is that merong Uranus yung execution. So, wala silang TPS. Skill dependent si Ling actually. Pag maganda yung pasok niya, it's a good thing agad for Brain Esports. Pero kung mali yung pasok niya, batting siya. Kumbaga 50-50. And Uranus, hindi mo siya instantly ma-reverse with that combo come from Ling. So, alam niya marksman onto this match. And kita naman natin dito, Lord guys, na execution dadalhin. Pero tumilim coming from this execution squad. Nasira ang inhibitor turret sa atin. May bottom lane side. Abyssal Arrow to makilasty. Pero mukhang middle lane ang kukuha ni the execution. At balibag, Zapno napatay na na Team Brain Esports pero wild charge sagot dito ng Zapno. Napakasakit ni Baring Hate, mga kapatid. Kita natin dito pero may laban din naman si Carlsie. Nakasakay sa kanya dito with a hard card of Angela and a killing spree para sa kanya. Maari ba ito marekta ng Brain Esports? Look at that time, I don't think so. Pero makakasama, makakahinga sila sa ginawa. Sabi ni Carlsie, ang tagal na natin di nakita, Bob. How are you? Nakakuha ka dito. 11 minutes of the game, first objective na nakuha dito ng Brain Esports, trying to get the momentum. The bait is laid. Once na makapag-push dito ang execution, overextended team fight, dun sila na-punish. Ngayon, tinan mo, yung giggle ni Cartsy na magdakaw ng mga buff. Kinukuha niya talaga, no? Kinukuha niya kanina pa ninanakaw para sa kanya. Alam mo, Beshi, problema
kumapit na execution, 'di ba? Matabares. Oo. Oh. Ngayon, kumapansin natin sa lineup ng execution na ang pinaka-crowd control talaga lang nila is kapag katubaba, to I mean na tumama yung abyssal arrow nung si Lena. So, paano may pipigilan yung isang Ling na nagbigay na ng damage nito sa Bren Esports? Yun yung magiging challenge for execution to close this game. So far, sila pa rin. Yun lamang dito sa laban natin. Pero kumapansin natin damage dito ni Carlsy. Napakasakit na kung baga pwede niyang kuhanin na ganito yung squishy heroes na execution na elect for this Lancelot. Hindi ganun katalaga. Hindi ganun kadali para sa kanya na i-burst out si Carmilla, si Atlas, yung mga ganun. Look at the item, mga beshi. Pure damage siya dito ng Ling anytime. Kung may lalabas sa support dyan, easy pick off dito. Tamang pwesto lang. Gusto ko yung position ng Bren Esports. Very aggressive na sila ngayon. They're trying to hold the top lane. Cardsy going in. Alam mo, kailangan talaga may tigabantay na din si Cardsy. Ito na yung pinaka-final ano eh. Final form. Countdown. Ng Bren Esports. Final countdown. Kumaga, para dito sa Bren Esports, kailangan as much as possible all in Ling for this lineup kasi nakita naman natin dito yung potential ng Bren Esports to turn things around kanina. Kumaga nakakuha niya yung mga buff na supposedly ninegate kanina execution pero this time around in 2 hour 30 minute game time, Bren Esports yung may pinakamataas na potential dito actually na magbaliktad ng ating laban. Eh na. Sila naman na magka-counter-invade dito pero na-late lang ang Bren Esports. 10 seconds para sa ating next lord. Look at the position of Bren Esports. Medyo binibigyan na nila ng heavy rotation. Look at the support and the tank. The Atlas and Akadja positioning themselves. Hindi ata maganda dito. Nasaan ang damage coming from the side of Bren Esports trying to hold three members. Nakakuha na din the final hold. Cardsy from the back lines going in. Where's the Angela combination na dito? Ang ganda na position. Sabdo medyo pulado. Makukuha na rin yata Sabdo. Sabdo will fall. Monster kill. Momentum for the side of Bren Esports. Tempest supply sa ating Chantel. Naubor. Napakaganda na sa kay Dol with the hard card card from the Angela. Eto Max, wala na buhay mga kaibigan. Ang kill para kay Lasty dito. Pero hit. Nakasagot lang din naman si Coco dito lumalaban. Pero tinuhog sa may bandang likod. Godlike na para kay Park Card si natin dito. Dito wala na buhay sa may bush. Pero yung damage na execution mga kaibigan. Running low for his life. And the legendary for Cardsy. Author is match. And ang natitirang buhay for execution is this Hellcurt. Tubos bigla, pati pantubos ng execution. 4-man down. Now free lord to for the side of Bren Esports. Bumaliktad, the tables have turned mga sir. Iba ang pinakita. Shot call, the decision making, the crucial pick up. It's all about Bren Esports sa ganito yung sitwasyon. Now Zapnu trying to hold. He wants to reset this lord. Going in for the bait. Zapnu taking a lot of damage. Shiripo, disengage siya muna. Oh, buhay pa yung Lord, guys! Pero si Zapto dito, halos wala na buhay. Yeah, against Bren Esports, Tempest of Blades for Cardsy. Pero kita natin dito, medyo naguguluhan. Si pare Lord natin, kung kanino mapupuntay, pero panapatay. Si Zapto dito sa ating laban. Mabe, si Wap, so tinutuloy dito ng Bren Esports. Nandito si Chakno, ready and a reset for this level 2 Lord. On this match, we have the immortality for Cardsy. Si Benny Cutie dito ginamit ang kanyang ulti. So, tira natin dito for execution kung paano lang ako online dito. Cardsy is on a roll. Yan yung pinakamasasabi natin. Kumbaga, literal na unstoppable kasi walang pang-contra sa kanya. Kung hindi siya ma-burst, kasi literally, pwede niyang kontrahin dito or pwede niya i-dodge yung pwede iba ito na execution. Pero kita natin si Cardsy, naka-ready lang din naman for the vision. Nandito kita dito kasi eto Max and a kill para sa kanya. Sakto! Doon yung pagkakasakay ng Selena, Angela, literal. We are here to assassinate this Selena. That's it. The battle of assassins itong larong to. Walang marksman. Lahat assassin ang core hero. Both teams, execution and Bren Esports, positioning themselves. Walang bibitaw dito sa Lord. This might be the final clash kung sakali umangat sila dito para sa Lord. Nakawan na to. Habang binabalance lang dito ng Uranus, ang top side nila, Zapnu doing a great job para magbigay ng force position or force defense. Lumaban ng Bren Esports 4 versus 4 if ever magkakaroon dito ng Lord Clash.
Yes, tama dyan. Lord Clash, guys, yan pinainabangan natin for this match. 16 minutes na ang ating laro ngayon, pero hindi pa rin natin talaga malaman kung sino ba ang talagang aangat in terms of team fight. Kasi so far for execution, medyo nagiging trend nila is more on the audition side. So hindi sila fully prepared for a team fight. Like for Bred Esports, full equipped sila, na ready sila to support this link pick for Bred. But anyways, again, this is the level 2 Lord. So very crucial to for the both teams. For Bred Esports, possible pag nakuha nila to, pwede pang maano, pwede pang ma-defend ng execution ng isang buong wave. Pero for execution, pag nakuha sila ng Lord, pwede nilang rektahin. Oh. So mas mahalaga ang Lord sa ganitong sitwasyon for the side of Bred Esports. Beshi, gusto ko marinig yung side mo. Ano yung parang pinaka-comeback potential dito ng Bred Esports to stop yung force push na ginagawa ng execution? Ewo for Bred Esports dito, ang pinakakailangan lang talaga nila ano eh. I-force nila dito yung pangalan ito ng Hellcurt na gamitin agad yung ulti. Uy, para si pero anyways, si Eto Max, naku po wala na buhay na patay at nadali dito. Di ba refuse minus 1 agad for this execution squad out of this match and the possible Lord objective for Bred Esports. Pero look at that, the focus fire coming from the side of Bred Esports. Sinuhuli nila dito si Hate. Kumapos sa Cyclone Eye niya. Nahuli dito si Hate. And this is a big opportunity si Zabnu. Taking some para time. Nakita natin to. Para nakita natin to. Natin number 2. Parang nag-stick na lang sa objective or tower push dito ang execution. Pero anyways, mga kaibigan, dito natin kayo. Wala pa rin nagtatry. And ito na naman yung buff ng Bred Esports. Itatry ito. Yes, wild charge dito. Para kay Jack, no, may immortality dito si Garcy. And grabe rin damage niya against Zap na actually, which is a Uranus dito for the side of execution. Nililito-lito sila ng execution dito para lang hindi nila ma-focus fire yung mismong Lord. 14 seconds para sa death timer na ng kanilang Lancelot na makabubuhay ulit ang kanilang core hero. Makakahinga na naman execution. Gusto ko i-comment si Zapdo doon, the clutch cut or tamang push lang nila pinakita. Tamang-tama yung ano niya, pagkuha niya dito sa mid turret. Nasama mas makakabigay ng pressure para magkaroon ng bigger minions ang side ng execution. Actually, perfect timing. Yeah. Yung ginawa ng ginawa dito ni Zap, no, kasi na-force dito yung Bred Esports na umuwi para i-defend yung supposedly ginagawa niya objective for execution. So, supposedly, si Very Cutie, mga kaibigan, na nahuli dito ng Bred Esports. Si Zap na nandito na iwan sa mid lane side natin, pero meron niya immortality. So, more on the map siya nang gagawin dito. Pero mapansin natin for execution, guys, as much as possible, ang pinaka-ginagawa nila is to make their lanes as much as possible kaangat yung mga nila. Hindi nila hinahayaan tumawid pa sa river. Yun ang ginagawa ng execration. Dinadaan nila sa minion waves, the force, balance minions. Look at P1 with the great one. Hinuhold nila. It's only a bait. Trying to kite Zapnu. Inaalis nila sa mismong strategy. Zapnu. Trying to buy some time dito. Now, pina-force push ata dito. Sa bottom, force clash ata nangyari. Yun yung sinasabi natin. What a trade for Bred Esports. Napatay, yes, si Parifew dito. Ulit pero nadali at napatay si Hint dito. Naku, manapakit ang setup play come from last team. Naiwalan din naman yung Winter Truncheon for Eto Max. Plus dash out for Legendary is there for Cartsy. Isama po si Agile na nagbibigay dito na Delupio para sa side ng execution. Sapto dito, yes, that is a Uranus. Pero this is Cartsy na Bred Esports. Mind you guys, napakakunat. Pero nito si Benny Cutie for the backup. Burst away lang naman, pero dash para kay Carlsy, palayo. And si Chakno, nandun pala, nagkiklear na minion. Binabalance lang para hindi makaangat mismo ang mga minions ng Bred Esports. Cut after cut, ultimate German cut ang strategy dito ng execution. Alam mo, salin-salin lang eh. Mamamatay si Sapno, buhay si Benny Cutie. Later on, mamamatay si Benny Cutie. Buhay naman si Hate dito. Salita ng ginagawa dito ng Bred Esports. Well played din ang pinakita dito ni Chakno, trying to hold ang mga linya nila. Walang bibitaw. Hawak lang
Kung makakapit lang na malalim sa cellphone. Pero ito, Beshwap, ang pinakakailangan mong pansinin is yung KDA dito ni Rebo, which is 1016. So, ibig sabihin, yung isa sa mga crucial factors in terms of team fight, hindi ma-penetrate dito ng execration. Kasi malaking bagay talaga for Cardsy, kaya siya nagiging matapak to engage ito team fight. Kasi meron siyang Angela inside him na magbibigay ng support sa kanya whenever magiging delikado. So, anyways guys, for execution, ang pinakakinakapitan nila dito is as much as possible, paangatin lahat ng minion wave nila para if ever na may mapitas sa kanya Bren Esports, sila pa rin ang lamang pagdating sa minion flow. Exactly. Tama-tama. Exactong-exacto sinasabi mo dito, Ate Mo Chantel. Pero mind you, ha, si Benny Cutie, position ni Benny Cutie, ini-snipe niya kung nasa si Angela. Inahanap niya. Once na makuha kasi nila si Angela, yung mismong buhay dito ni Cardsy or the Ling eh may hirapan kumlash, hindi nila ma-snipe. Well played para sa Angela. Si Rebo, hindi siya lumalabas, nagtatago lang siya, nagtatago. Uy, space provided, nililigong lang ni Tamdo. 3 members, the rotation is good for execution. Kapalit dito, dumilim na, trying to go for the Lord. Nakuha dito ni Tamdo, sinundan pa nga RKO sa mukha. Hate Now boy, we're not sure if good trade to, pero ang pinaka-sure lang natin nakuha dito na execution ang Lord against this Bren Esports. Napagandang space action for them. Although, ang crucial part, ang napatay ay si Hate. Diyos ko, nakita niyo yung pinakita, guys. Yung space na pinakita dito, ni binigay ni Sapno sa buong team ng execution. Sabay-bayin sometime dito ni Chagno and Benny Cutie combination. Eto na, nililigaw na ni Lord. Eto na yung possible comeback ng Bren Esports trying to hold then. Hindi ko alam, hindi ko masasabi 100% good trade yung pinakita nila doon. Pero still, umaangat ang minions ng execution dito. Pero kung mapansin natin, Prof. B, on the middle side, konti na lang madedefend na dito na, I mean, madedefend dito na nga Bren Esports yung Lord na execution. Sobrang bilis na lang for them to actually defend this Lord. Kalahati na lang ang buhay. So, for execution, sakto! Buhay na dito si Hate. So, kumbaga, very crucial dito yung magiging teamfight nila next. Though na may effort, even halting na si Cardsy sa wild charge. Mga kaibigan, pumasok dito si Benny Cutie para enough damage. Nandito na hard card na Angela natin kay pare Cardsy. And that is it. So, may bandang forward naman natin. That is Zapdo on that Uranus. So, medyo kulang sa damage dito ang Bren Esports. So, question here for execution, kung kaya ba nilang i-base push dito ang Bren Esports? Pinipwersa na nila, Beshi. Tignan mo, minion. Tumawid na dito sa river. Buwebuelo na buong side na execution. Medyo masyado malalim dito si Zapdo. Nasaan na kanyang mga kasama dito? Pulado! Pop immortality dito! Tempest of Blade sa mukha! Hindi kami nagtitipid ng skill sa ganitong sitwasyon! Forward match si Lassie dito! Perfect match! Kukuha ata ng RKO dito. Eto Max backing away sa kanyang position. Going in na, huli na. Eto Max, papa si Cardsy. Focus fire. Nag-winter clan siya ng tropa natin si Eto Max. Pero still, Eto Max will fall sa kamay mismo ng Bren Esports. Habang si Chakno buying some time dito. Kaliwat ka lang bangbangan siya, Tel. There you go. He will fall. He will not. Matay. Hinga malalim. Buhay pa. Buhay pa ang base militar ng Bren Esports. Just go! Ano yung laban for Bren Esports on this match? Pero kita natin for execution, kayang-kaya nila natapusin yung laban pag dediretso nila yung objective dito. Although for this match, we have a Chakno here and the Hate action yung una mabubuhay para sa nilang team. So medyo kulang yung damage dito ng execution out of this match. Pero it's we could see here for Bren Esports. And Max dito nahuli nila and a legendary for Cardsy on that thing, 18-19 for the KDA. Napakasakit po yung Eddie. Grabe, 25 minutes sa ating laro. 16-28. Masaga mga torre dito ng Bren Esports habang hindi pa nakaka-force push ang side ng Bren against execration. Waiting ata sila sa next turn dito para sama ang makabuelo. Oo, so next turn guys, that is 35 seconds. Actually, for exit dito, ang pinaka-ano lang talaga nila, ang crucial part is kung paano magiging initiation nila together with this Dark Knight Falls. Kasi for Bren Esports, ito na sila Atlas, pero yung nga lang naiiwan dito. Baka ibigay si Paris Zap na natin, napilita mag-winter trunk, syempre, Tepes of Peter from Lasty. Nice RKO come from Lasty, pero not enough damage come from mga kapatid.
para na mag-alis si Coach Very Cutie. Legendary dito para kay Coach Very Cutie. Wala na buhay. That's away para sa kanya. Pero flicker in para kay Pew. And a double kill for Coach as well. Naku, two man down for the side of Execration. Habang buo pa ang Brand Esports, kaka-respond lang dito ng Lord. Are they going for the Lord? No, hindi. Si Hate. Si Hate, naghihintay siya doon ang kukuha sana ng Lord for the steal. Pero nag-decide ang Brand Esports. Sa ina yung Lord, sa ina ang vision ng Lord. Possible, diretso ito. Pwede atin tapusin to. Winter Truncheon to buy some time. Focus Fire, eto Mac, bailout na muna. Gustong kumuha dito ng Tori ni Cardzy. And another arrow will connect. Hinga malalim mga sir. Baka rin final push siya to. Focus Fire, disengage siya muna ba? Napakainit ng labo natin. Probably actually sa labo nito. Abis sa laro, tumama dito. Tumaan si Paring na po natin. Pero kita natin itong wild charge. Para kay Jackto. Few, wala na buhay halos. Pero why na dito? Pero dito na. Ate T5. Few, napatay lang naman. Pero legend na may Carsey. Tinitira yung base. Ay, may guy for this series. Hindi pa rin tapos. Kasi wala pa rin si Carsey dito. Punong-puno. Ang buhay patay din. Si Paring, eto max natin. Wala legendary para sa kanya. The Dark Knight. Oh, patay! Way fatality si Carsey and a shutdown! Mga kaibigan, onto this match! Palitan ng kills dito, palitan ng push, pantay na ang kanilang mga tore! Look at that, we're sitting around 190k gold for both teams! Pwede na yung gold para sa mga susunod na series eh! Lang oh, item na! Beshi! Pwede ng bahay, Beshi! Nabanggit mo na rin yung ano, susunod na series. Pero wait lang, si Coco dito wala ng buhay. Nasa kani Angela. So pwede ito maging bonus round for Execration. Wild charge pa kay Chakto. Pero buong buo. Or buhay na buhay. Ang buhay dito ni paring Coco. Ready pa para sa kanya sequel. Sa next year. Angela disengage para sa kanya. Pero ito, Prof. B. Gano'n sinabi natin. Meron pa tayong mga susunod na series. Pero ganito, kainit ang ating laban. Unang series pa lang ngayong araw. Napakakunat ni Coco. Dangkunat. Pero titignan mo ha, yung positioning mismo ni Rebo, guys, pansinin niyo Angela, wala siyang depth sa mismong laro. It means ganun siya sa kaalaga sa position. Alam niya yung kailangan niya gawin, the crucial hard guard ang kailangan ibitaw dito. Pero Rebo ha, lumalalim dito against Execration. Pinoforce push dito ni Chaknu to give the positioning ng mga member ng Brand Esports. Lord is already up for grabs. Pero iba yung minions or balancing minions sa pinapakita dito ng both sides. Oo, kumbaga kanina yung strength ng Execution na kiklear nila yung minion wave para nakaangat yung sa kanila. Yun na rin ginagawa nila ng Brand Esports. And ang crucial dito is merong Lord. At ang very crucial talaga dito, unang bumitaw actually sa mindset na manalo, yun yung magiging problema. Or kung sino una magigil actually. Sa mga hindi nakapansin, 29 minutes na po tayo sa ating laban ngayon. Napakainit for this game number 3. Again, kung sino matatalo dito, automatically pupunta sa ating lower bracket. Walang gustong bumitaw. Nila mga hawakan dito. Cardzy, hard guard combination dito. Pero sa hard guard, grabe, one shot sa tatlong number. Buhay pa dito si Cardzy, trying to life steal sa kanyang mga gilid ng mga jungle minions dito. Still, they were able to take down Hate. Unleash the Hate. Hate will fall. Chakno trying to buy some time again. Naku po, nag-hoodie na the base position coming from the side of Execration. Pinapanish sila ng buong Brand Esports dito. Grabe yung nangyari doon sa Execration, guys. Low life si Lusty, I mean si Cardzy, pero late, ready doon yung Brand Esports on this match. Nasama pa si Chakto dito. Sakto is the only player left for Execration to defend their base. Although yung minion wave dito na yung Execration is nakaangat. Pero dead time natin, it's gonna be 16 seconds bago mabuhay dito yung Hellcurt, which is medyo delikado actually. For Execution na mag-clear na minion wave kasi as much as possible gusto natin maganda yung maging pasok nila. Pero anyways, napakakunat lang naman. Diba? In judgment, dito pa kayo. One man down, sirang immortality and a kill for Brand Esports. Dalawang core hero dito ng Execution. Mabubuhay na, pinadilim na. Wala lang hintay-hintay pa. Buying some time, Tempest of Blades. Kinasa na dito. They want to focus at this. Huling base militar. RKO, kinumit na rin dito para walang defense. Take down the tournament.